Welcome to the Philippine Normal University World Teachers Day celebration with a theme of Together for Teachers. To start off with our program this morning, please rise for the Philippine National Anthem to be followed by the Doxology and the PNU Vision, Mission, and Quality Policy. Pero sa sinaman, alalaw ng puso, sa litig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magigil. Sa manlulupig, di ka pasisihil. Sa dagat at bundok, sa simuya, sa langit pabaga. May gilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagbibigay. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidihin. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Sa piling mo, ang bibigaya ng pagkay mga api, ang mamatay. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. For the opening remarks, let's all welcome Dr. Jenny B. Hoxson, Vice President for Academics. Magandang araw po sa lahat ng mga guro. Today is a day of celebration. Today we join the rest of the world in celebrating what the World Bank considered as the single most influential variable in an education system for achieving learning outcomes. Today, we rejoice in reaffirming the role of educators in the entire world's commitment to reimagine the futures of education, banking on teachers to lead the transformation. Today, we come together for all teachers. UNESCO celebrations for World Teachers Day this year emboldens every education stakeholders
to mobilize and to engage in a comprehensive reflection, not only on the enduring appeal of the teaching profession, especially in crisis-affected contexts, but more importantly, on the concrete measures that must be taken to ensure that we produce and retain the kind of teachers we need for the education we want. To realize this as a step in the right direction towards well-being and motivation of teachers, we would also recognize and appreciate the meritorious achievements of our own faculty. Although we have continuously employed multiple ways to express appreciation of our teacher educators, with merit promotion, research incentives, and other forms of recognition of the exemplary work they continually carry out, today's opening of the search for outstanding faculty across the PNU system aims to endow prestige, if not prominence, to inspiring teacher examples, and ultimately encourage the sharing of best practice in teaching and learning. Finally, and most importantly, as we celebrate today all our PNU teachers, past and present, whose fiery zeal and dedication have shined light on our path to quality teacher education. Amidst all of the festivities, let us always remember our grand role as the National Center for Teacher Education, as a premier teacher education university in the country. And like what former director of UNESCO's Principal Regional Office for Asia and the Pacific, and who also once graced PNU's classrooms as a faculty, Dr. Victor M. Ordonez, in a keynote address he delivered to an audience of teacher educators during an international conference on teacher education 20 years ago. He said, "Let us not forget an overriding concern. It is our solemn responsibility to develop the teacher of tomorrow, not a teacher patterned upon the ways of the past, but a teacher who can adequately prepare the next generation of Filipinos to turn this country around and bring it to a potential that it is capable of." Isang maalab na pagbati sa lahat ng mga guro ng pamantasang normal ng Pilipinas. Happy World Teachers Day po sa ating lahat at sa lahat ng mga dakilang guro ng bayan. Maraming salamat po. Thank you so much, Dr. Hoxon. Today, for us to continue our celebration, here's the University President, Dr. Bert J. Tuga, for his special message. Our university officials, vice presidents, campus executive directors and provosts, institute directors, associate and deputy deans, administrative officials and employees, students, and of course our honorees today, our beloved faculty members and teachers around the globe, a meaningful and blessed day. It is an honor and privilege to be here today to recognize the remarkable individuals who shape the future of our world through education. Our faculty members, educators, mentors, teachers, our so-called second parents. In 1994, UNESCO officially designated the 5th of October as World Teachers Day. Born from collaboration between UNESCO and the International Labour Organization in Paris, this date holds a special significance as it marks the anniversary of the adoption of the recommendation on the status of teachers. This recommendation is testament to the pivotal role teachers play in the development of our societies and underscores the importance of nurturing and supporting them. Every year, this day serves as a powerful reminder
not only of the essential rights and responsibilities of our teachers, but their contribution towards a knowledgeable population armed not with guns and weapons, but with intelligence and brilliance to hopefully create a world of peace and harmony. It is a day when we emphasize the paramount importance of acknowledging the noble profession of teaching that transcends borders, race, religion, culture, and nations. Today, we reaffirm our commitment of supporting you, our teachers, recognizing your tireless efforts and ensuring you have the tools you need to flourish in this profession, so that you may serve as a beacon of hope, inspiration, and triumph. It is our collective responsibility to empower our teachers, champion your causes, and foster an environment where you can thrive and grow as educational paradigms. In 2023, as we reflect on the theme, the teachers we need for the education we want, the global imperative to reverse the teacher shortage, let us remember that teachers are the heart and soul of our education. Their dedication and hard work must be acknowledged, and the challenges they face must be addressed. We must strive to enhance the prestige of the teaching profession and find ways to mitigate teacher attrition and shortage. As we gather here, UNESCO will inaugurate an inspiring photo exhibition featuring teachers from around the world. These portraits and testimonials will recognize their dedication, passion, and commitment to shaping the future. This exhibition serves as a symbol of our deep appreciation for the tireless efforts of teachers worldwide. Our teachers are the architects of the future, equipping our youth with the tools they need to succeed. It is a profession driven by passion, commitment, and a burning desire to make the world a better place through education. And it's not enough to celebrate our teachers only on this day. It is our collective obligation to empower and support them throughout the year. We must ensure that they have the resources, recognition, and respect they deserve. Education is the cornerstone of progress, and teachers are the builders of that foundation. Together as one community, let us make a lasting impact on the lives of our educators, our students, and ultimately the world. Let this occasion be a reminder that our journey towards better education is a shared responsibility, and that we are hand in hand making this world an ideal and sustainable place for us and for the future generation. I extend my heartfelt gratitude to each of you for joining us in this important celebration. May this ignite a renewed determination to stand together for our teachers. I encourage you to make every day a World Teachers Day. God bless our teachers. Thank you so much, Dr. Tuga. And now to present the awarding of certificate for outstanding faculties, let me read the citation. This certificate of recognition is awarded to the following outstanding faculties for obtaining an excellent teaching evaluation during the school year 2023-2024. And the ranking number will be dictated from each PNU campus. To start off, from PNU South Luzon, congratulations, Carmela C. Montalvo, ranking number 1 from the PNU South Luzon campus with an average rating of 4.8. Given this 5th day of October 2023, in celebration of National Teachers Month, with a theme, Together for Teachers, signed by Birthday Tuga, PhD, President.
from PNU North Luzon. Congratulations, Virgilio F. Reyes Jr., ranking number 3 from the PNU North Luzon campus with an average rating of 4.92. Congratulations, Mary Grace S. Cabansang, for ranking number 1.5 from the PNU North Luzon campus with an average rating of 4.91. Congratulations, Giselle R. Santiago, for ranking number 1.5 from the PNU North Luzon campus with an average rating of 4.91. For PNU Visayas, congratulations, Noel S. Marañon, ranking number 3 from the PNU Visayas campus with an average rating of 4.85. Congratulations, Maria Fatima C. Perales, ranking number 2 from the PNU Visayas campus with an average rating of 4.87. John Donovan N. Normandia, for ranking number 2 from the PNU Visayas campus with an average rating of 4.87. Congratulations, John Ray B. Java, ranking number 2 from the PNU Visayas campus with an average rating of 4.87. Congratulations, Cesaria R.D.C. Garancho, from ranking number 1 from the PNU Visayas campus with an average rating of 4.93. From PNU Mindanao, congratulations, Virginie L. Montondo, ranking number 3 from the PNU Mindanao campus with an average rating of 4.91. Congratulations, Cornelio L. Labao, Jr., for ranking number 2 from PNU Mindanao campus with an average rating of 4.93. Congratulations, Bernadette A. Pastorero, for ranking number 2 from PNU Mindanao campus with an average rating of 4.93. Congratulations, Uni Grace P. Poras, ranking number 1 from PNU Mindanao campus with an average rating of 4.95. From PNU Manila, Faculty of Arts and Languages, Glenor S. Morales, ranking number 3 with an average rating of 4.72. Congratulations, Laya A. Roman, ranking number 2 with an average rating of 4.84. And congratulations, Hennel C. B. Mendoza, for ranking number 1 with an average rating of 4.91. From the Faculty of Behavioral and Social Sciences, congratulations, Timothy James L. Tigliano, for ranking number 3 with an average rating of 4.89. Congratulations, Mary Me T. Shena, ranking number 2 with an average rating of 4.94. And congratulations, Nicole Marie Serafico Reyes, for ranking number 1 with an average rating of 4.95. From the Faculty of Education Sciences, congratulations, Annalyn C. Bituin, for ranking number 3 with an average rating of 4.89. Congratulations, April Ann M. Purugan, for ranking number 2 with an average rating of 4.90. And congratulations, Zanina U. Custodio, for ranking number 1 with an average rating of 4.93. From the Faculty of Science, Technology, and Mathematics, congratulations, Sheila Rose C. Pastor, for ranking number 3 with an average rating of 4.73. Congratulations, Rosario M. Belmi, for ranking number 2 with an average rating of 4.78. Congratulations, Wilmer G. Marquez, for ranking number 1 with an average rating of 4.83.
And congratulations, Desilda Jean, ay sumabat for ranking number 1 with an average rating of 4.88. From the Institute of Knowledge and Management, congratulations, Anna May Christine Etrodanta, ranking number 3 with an average rating of 4.42. Congratulations, Carlo Zebedee R. Gualdez, for ranking number 3 with an average rating of 4.45. And congratulations, Maribella Lydia B. Agarao, for ranking number 1 with an average rating of 4.50. From the Institute of Physical Education, Health, Recreation, Dance, and Sports. Congratulations, Richard A. Argelis, for ranking number 3 with an average rating of 4.62. Congratulations, Rosanna A. Dayana, for ranking number 2 with an average rating of 4.71. And congratulations, Joel G. Tobera, for ranking number 1 with an average rating of 4.78. From the Institute of Teaching and Learning, congratulations, Charmaine T. Espejo, for ranking number 3 with an average rating of 4.92. Congratulations, Dorothy J. Naval, for ranking number 2 with an average rating of 4.92. Congratulations to Marcelina C. Salvador, for ranking number 1 with an average rating of 4.95. From the College of Graduate Studies and Teacher Education Research. Congratulations, Edna Luz R. Abulon, for ranking number 3 with an average rating of 4.92. Congratulations, Chris John M. Pastor, for ranking number 2 with an average rating of 4.95. And congratulations to Gilbert S. Arieta, for ranking number 1 with an average rating of 4.96. From the College of Flexible Learning and EPMU. Congratulations, Maria Ruth M. Regalado, for ranking number 3 with an average rating of 4.51. Congratulations to Rosemary Vick D. Diaz, for ranking number 2 with an average rating of 4.92. And congratulations to Rafael V. Pangaliban, for ranking number 1 with an average rating of 4.91. Now, this is the awarding ceremony for the top 5 outstanding faculty of the PNU system. Congratulations, Janina U. Custodio, for ranking number 5 with an average rating of 4.92. Congratulations to Dorothy J. Naval from PNU Manila for ranking number 5 with an average rating of 4.92. Congratulations to Edna Luz R. Abulon from PNU Manila for ranking number 4 in the rating of 4.93. Congratulations to Gaseria Arlene G. Garancho from PNU Visayas for ranking number 4 with an average rating of 4.93. Congratulations to Cornelio L. Labao Jr. from PNU Mindanao for ranking number 4 with an average rating of 4.93. Congratulations to Bernadette A. Pastelero from PNU Mindanao for ranking number 4 with an average rating of 4.93. Congratulations to Marites A. Bayon for ranking number 4 with an average rating of 4.93. Congratulations to Chris John M. Pastor from PNU Manila for ranking number 3 with an average rating of 4.94. Congratulations to Mary Christina from PNU Manila for ranking number 3 with an average rating of 4.94. Congratulations to Nicole Marie E. Serafico Reyes for ranking number 2 with an average rating of 4.95 with PNU Manila. Congratulations to Marcia Nina Salvador from PNU Manila for ranking number 2 with an average rating of 4.95. Congratulations to Noemi B. Zulweta from PNU Manila for ranking number 2 with an average rating of 4.95. Congratulations to Uni Grace
University Paula from BNU Manila for ranking number 2 with an average rating of 4.95. And for our rank 1, congratulations, Gilbert S. Arrieta from BNU Manila for ranking number 1 with an average rating of 4.95. Again, to all faculties from the PNU system, congratulations. Now, because this is World Teachers Day celebration, we do have a simple video presentation to our dear teachers. Please watch this.
para sa bayan. Paglilingkod ay tunay. Guro, salamat. Mula sa PNU Student Assistance Union, Happy World Teachers Day! Mula sa PNU Interest Clubs and University Chapters Organization Alliance, taas noon naming pinagpupugayan ang mga guro ng bayan. Saludo kami sa inyong dedikasyon at pag-isikap sa pagbigay ng aral sa mga kabataan. Patid namin ang pagiging guro ay isang malaking hamon, ngunit nariyan kayo upang pagsumikapan na maibigay ng buong puso ang mga aral na dapat matutunan ng inyong estudyante sa loob ng paaralan. Kaya naman, hindi matatawaran at malilimutan din naman ang inyong kontribusyon sa larangan ng edukasyon. Muli, maligayang araw mga guro! Mula sa PNU DOST Scholar Association, para sa mga taong tagapaggabay ng kinabukasan, para sa mga tagahubog ng iba't ibang propesyon, sa aming mga guro kay Inang Pamantasan at guro sa buong mundo, Happy World Teachers Day! Woo! Yay! From PNU Student Performers and Athletes Guild, Happy World Teachers Day to all teachers who inspire and educate us every day. Wishing all the dedicated and passionate teachers around the world a world fantastic Teachers Day. Your hard work and commitment makes a difference in countless lives. On this special day, let's express our gratitude to the amazing teachers who inspires our future. Sending warm wishes to all the extraordinary teachers who go above and beyond to make learning an exciting journey. Celebrating the remarkable teachers who ignite curiosity, foster creativity, and empower students to reach their full potential. Today, we honor the unsung heroes in the classroom, the teachers who guides us, inspires us, and make learning an incredible adventure for everyone. Thank you so much for your dedication and for always helping us to become the best versions of ourselves. Lagit lagi, lagit lagi, lagit lagi, para sa bata, para sa bayan. Mula sa Faculty ng Pangkaasalan at Aghang Panlipunan, kami ay bumabati ng isang maligayang buwan ng sapaguruan sa ating pamantasan at sa buong mundo. Mataas na pagpupugay sa bawat gurong walang sawang tumindig sa pagtagudod. At pagsulong ng may kalidad at inklusibong edukasyon sa bansa. Hindi matatawaran ang inyong mga sakripisyo upang hubugin ang pagkatuto. Naming mga mag-aaral bilang mga guro ng bayan sa hinaharap. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pag-unawa at pag-intindi sa danas ng bawat isang mag-aaral. Tandaan ang lahat ng mga prinsipyo at pagpapahalaga. Ay patuloy na magmamarka sa aming isip, puso at pagsasapraktika. Thank you.
all the teachers in the world, you are doing an amazing job and you deserve the very best. Happy Teacher's Day po! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day sa aming pinakamamahal na mga profesor. Happy Teacher's Day po! Happy Teacher's Day! Hi teachers! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day in the all teachers out there! Happy Teacher's Day po! Happy Teacher's Day! Wishing you joy and happiness. You only deserve is the best. Mom, sir out there, thank you for your hard work. It is much appreciated, not just today, but every day. Thank you for lighting our way to our better future. Isang makabatang araw po sa inyong lahat. Happy Teacher's Day sa aming pinakamamahal na mga profesor sa inang pamantasan. Thank you for always inspiring and teaching us how to give proper development to our younger generation. Mabuhay tayong mga guro. Isang mapagpalayang umaga, PNU1s. Isang mapagpalayang araw rin, PNU1s, at sa iyo, partner. Ako si Mary Gracie Magbanwa, ang konsehal ng Social Cultural Arts Recreation Sports Committee mula sa PNU USC Central Student Council. Ako naman si John Rafael P. Umali, ang konsehal ng Educational Development and Research Committee mula sa PNU USC Central Student Council. At kami ang inyong tagapagdaloy ng programa para sa HAGAP, Gurong Transformatibo sa Mundong Mapagbago. Ngayong araw, partner, ipinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga guro. Maligayang araw ng kaguruan sa iyo, partner. Maligayang araw din ng kaguruan sa iyo, Konse MG, at sa lahat, at sa inyong lahat. Ngayong araw, pinsasalamatan natin ang gampanin ng mga guro bilang tagapuna sa paghubog sa sektor ng Bon. Higit pa dyan, Konsi Rafa, kinikilala rin ng araw na ito ang karapatan, kalagayan at kapakanan ng mga kaguruan saan man dako ng mundo. Ngayong umaga, nakahanda ang mga munting programa para sa pagdiriwang ng ating mga kaguruan. Kaya, huwag po tayo aalis. Ikang ang sit back, relax, and enjoy our program. Tama ka dyan, partner, ano? At upang formal na simula ng ating programa, ating tinatawagan ang kalihim pang lahat ng PNU USC Central Student Council, kagalang-galang Francine J. Reyes. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Isang maalab at mapagpalayang araw sa lahat at Happy World Teachers Day. Iniaalay natin ang isang buong buwan para pagpugayan ang ating mga pangalawang magulang kapag tayo'y nasa paaralan at ito ang ating mga guro. Pinagpupugayan natin ang mga guro sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon na tagapagtaguyod ng ating bansa upang isabuhay ang kagalingan at karunungan at isakatuparan ang pagkamit ng kalidad na edukasyon para sa lahat. Sa ating kaguruan, sa kabi-kabilang hamon na dumaan sa sektor ng edukasyon, buong tapang ninyo itong hinarap at ipinamalas ang kagalingan sa pag-aangkop na tumutugon sa kahinian ng ating panahon. Mga gurong transformatibo sa gitna ng lipunang mapagbago. Mga gurong umigpaw at sumubok ng mga makabagong paraan bilang tugon sa nagbabagong panahon at lipunan. Mga gurong patuloy na naghuhulma ng karunungan at progresibong sumulong at sumusulong at hindi nagpakulong sa sistema ng kamangmangan. Mga gurong naging bukas sa pagtuklas at mga gurong patuloy ang paglaban para sa libre at makamasang edukasyon para sa lahat. Maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat po sa pagpiling sa akin ang bokasyong ito. Mga gurong transformatibo sa gitna ng lipunang mapagbago. Mga kataga na mag-uudyok sa atin upang patuloy na hangaan ang ating mga guro na walang sawang naglalaan ng kanilang oras upang siguraduhin na ang lahat ay nakatatanggap ng kalidad na edukasyon sa abot ng kanilang makakaya. Kahit na alam nating ang kompensasyon nito ay hindi akma para masakop ang lubos na pagpapagal nila. Sa lipunang mapagbago na sinabayan pa ng kalunos-lunos pa rin kalagayan ng mga Pilipinong guro, kolektibo sana nating ipanawagan na makamit ng ating kaguruan ang angkop na sosyo-ekonomikong kalagayang nararapat sa kanilang profesyon. Hindi kailanman humingi ng kapalit ang ating mga guro. Ang nais lang nila ay makita tayong yumayabong na mga individual. At kahit na ganun, suklian pa rin sana natin sila sa pamamagitan ng pagtambol at pagkalampag para sa kanilang karapatan. Teacher, ma'am, sir, hanga po kami sa inyo. Ito ay paggunita, pagkilala at taas kamaong pagpupugay at pasasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Kami po ay lubos na tumatanaw ng utang na loob sa inyo sa lahat ng kaalaman, kahusayan, kalinangan at kaasalan na aming natutunan mula sa inyo. Maraming salamat po. Muli, maligayang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga guro. Maraming salamat po si Francine sa mainit na pag-ulat at program. Maligayang araw rin ng kaguruan sa iyo, Konsi Francine. At alam mo ba, partner, bukod kay Konsi Francine, marami rin gustong bumati ng mga PNU1 sa ating mga kaguruan mula sa iba't ibang sektor. Siyempre, batid natin yan. Kaya naman, panoorin natin ang tanging mensahe para sa ating kaguruan mula sa first year attendance at its club university chapter organization. Ng Freshman Assembly Office, kami po ay magbabudabuwabati ng Happy World Teachers Day. Lagi-lagi para sa bata, para sa bayan. Happy World Teachers Day po! Mula sa PNU Interest Clubs, the University Chapters Organization Alliance, taas noon naming pinagpupugayan ang mga guro ng bayan. Saludo kami sa inyong dedikasyon at pag-isikap sa pagbigay ng aral sa mga kabataan. Patid namin ang pagiging guro ay isang malaking hamon, ngunit nariyan kayo upang pagsumikapan na maibigay ng buong puso ang mga aral na dapat matutunan ng inyong estudyante sa loob ng paaralan. Kaya naman, hindi matatawaran at malilimutan din naman ang inyong kontribusyon sa larangan ng edukasyon. Muli, maligayang araw mga guro! Konsi Rafa, ako ay may katanungan sa'yo. Ano naman iyan, Konsi MG? Bilang isang kasapi ng institusyong pangguro, ano ang iyong natutunan patungkol sa kalagayan ng edukasyon sa ating bansa? Ano nga bang natutunan ko tungkol sa kalagayan ng sektor ng edukasyon sa ating bansa? Siguro nung pumasok ako kay Inang Pamantasan ay namulat na ako sa iba't ibang issue at kalagayan ng ating sektor ng edukasyon. Siyempre, kabilang na rito ay ang kalagayan ng ating mga kaguruan, mga mag-aaral at pati na rin ng ating mga paaralan. Siyempre, nung malaman natin ang kasalukuyang kalagayan ay isang bagay ang aking natutunan. At ito ay ang paglaban at patuloy na pagpapaiting at pagtataas ng mga panawagan natin upang masolusyonan ang mga isyong ito
At syempre, mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating sektor ng edukasyon. At siguro, ayun ang aking sagot sa iyong katanungan. Pero syempre, Konsi MG, ako rin ay may katanungan. Bilang nangangarap ka, bilang tayo ay nangangarap ng mga guro, ano naman ang masasabi mo sa kalagayan ng ating mga guro? Bilang nangangarap na guro, Konsi Rafa, una pa lamang ay malinaw na sa akin na hindi basta-basta ang nakaatang na tungkulin sa serbisyong ito. Kaya naman hanga ako sa ating mga kaguruan dahil sa patuloy nila ng pag-aalay ng kanilang sarili upang maging instrumento ng husay at kagalingan sa atin bilang mga estudyante. At ngayon na nasa punto ako ng pagiging guro, mas nakikita ko yung kalagayan at panawagan ng mga kaguruan. Isa na rito yung panawagan sa dagdag na sahod, overtime compensation at iba pang mga dagdag allowances. At nakakalungkot dahil sa labis sa kanilang pagtatrabaho ay hanggang ngayon ay kakarampot pa rin yung benepisyo na nakukuha nila. Kaya dapat lamang na tumindig at magbigay tayo ng suporta sa mga panawagang ito dahil kung gusto natin lumikha ng mga mamamayang mahusay, matalino at makabayan, simulan natin ang pagsuporta sa mga tagapagtaguyod at tagapag-aruga ng mga kabataan at sila ang mga kaguruan. At para dagdagan pa ito, Konsi Rafa, bibigyan tayo ng karagdagang kaalaman sa kalagayan ng sektor ng edukasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng mensahe mula kay kagalang-galang Bojo Evangelista, ang ikalawang pangulo ng Alliance of Concerned Teachers, Education Students, PNU. Ngayong araw, ibinabati natin ng Happy World Teachers Day ang ating mga guro. Taas ka mo natin silang pinagpupugayan, hindi lamang sa kanilang patuloy na pagtuturo, kundi sa pagbibigay ng kanilang sarili sa larangan ng pagtuturo. Buhat na magkaroon ng pandemya, hindi lamang hinagupit nito ang ating lipunan, kundi ang buong sistema ng edukasyon. Bagamat mayroon ng mga suliranin na kinakaharap ang ating sektor, pinalala pa ito ng pandemya dahil patuloy na nagkulang ang suporta at pasahod na natatanggap ng ating mga guro at bawat kawani. Nakita rin natin na kulang mga pasilidad na mayroon ng bawat paaralan para tugunan ang long distance learning at ngayon ay ang pagbabalik natin unti-unti sa face-to-face class. Taon-taon din nating naranasan ang pagtakas sa taunang pondo ng edukasyon mula sa basic to tertiary education. Ngayong kasalukuyan na tayo ay nagbabalik na sa bagong normal, mas lalong pinalala ng sitwasyon ang mga nararanasan ng ating mga kaguruan. Una, hindi akma ang bilang ng mga mag-aaral sa gurong nagtuturo. Patuloy din nating nararanasan ng mga kakulangan sa pasilidad tulad ng mga silid at mga kagamitan ng mga mag-aaral at ng mga guro sa loob ng paaralan. At isa pa, hindi nakabubuhay ang pasahod na natatanggap ng mga guro at mga kawani sa sektor ng edukasyon. Kaya ngayong araw ng pandaigdigang araw ng mga guro, sama-sama nating ipanawagan sa pamahalaan na pagbigyan ang hiling ng mga guro na pataasin ang pasahod, bawasan ang mga gawaing labas sa pagtuturo, at bigyan ng sapat na pondo ang sektor ng edukasyon para masiguro ang bawat batang Pilipino ay makatatanggap ng kanilang karapatan sa dekalidad ng edukasyon. Muli, Happy World Teachers Day sa hanay ng kaguruan. Maraming salamat, Ginoong Evangelista, para sa malaman na talakayan. Sa mga kasama natin sa FB Live, kumusta ang kalagayan ng mga guro sa ating bansa? Anong mga panawagan ang mga nais ninyong suportahan? Ilagay natin ito sa comment section. Sa akin to ay syempre #upgradeteachersalary para sa tunay na nakabubuhay na pasahod at kompensasyon para sa mga kaguruan at kawani ng edukasyon. Kaisa mo ako at ang buong konsehong pang mag-aaral dyan, Konsi Rafa. Correct na correct yan. Bukod sa #partner, marami pang paraan ang mayroon upang mapalawig ang mga panawagan at kalagayan ng kaguruan sa ating bansa. Kaya naman, tinatawagan natin sa virtual na entablado, Professor Joel Malabanan, upang magtanghal ng kanyang awitin na pinamagatang Akin. Thank you.
Salamat po, Professor Joel, sa inyong katangi-tanging awitin. Ipaglaban, ipaglaban ang sweldo ng kaguruan. Siyang tunay, Konsi. Pero syempre, Konsi NG, nasa exciting part na uli tayo ng ating programa. Matapos natin malaman ang kalagayan ng ating mga kaguruan at syempre ang mga panawagan nito, bibigyan naman nating parangal ang mga kaguruan nating nagpakita ng mga inobatibo at maliktaing mga pamamaraan upang maihatid ang edukasyon. Tama ka dyan, Konsi Rafa. At take note, para ito sa lahat. Ang mga paggawad na ito ay hindi lamang sa espesipikong profesor o guro ng ating inang pamantasan, kundi sa buong bansa na nagpakita ng kanilang pakikiisa sa pagpapaunlad ng kalagayan ng edukasyon. Kaya naman kung may naalala kang guro sa bawat parangal, tag nyo naman sila or i-mention nyo ito sa ating comment section. Magsimula na tayo. Ang unang parangal ay tinatawag natin Gawad Tech Savvy. Ang Gawad Tech Savvy ay kumikilala sa mga gurong nagpapakita ng kagalingan at kaunlaran sa paggamit ng teknolohiya bilang estratehiya sa pagpapaunlad ng karansan sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Kinikilala ng gawad na ito ang patuloy na pag-unlad ng edukasyon gamit ang teknolohiya. Sa parangal na ito, ipinapakita ang pakikiisa ng kaguruan sa pagbabago ng estado ng edukasyon para sa ikauunlad nito, lalo na sa pagharap sa mga pagsubok na kinakaharap sa makabagong teknolohiya. Gawad Gamnab, salitang Ilocano na nangangahulugang pag-asa. Sa ating profesyon, hindi lamang natatapos sa pagiging epektibong manlalapat ng karunungan at tinunin. Bagkus isinasabuhay natin ang pagiging sulo na patuloy na nagpapaalab ng pag-asa at tunay na esensya ng buhay sa ating mga mag-aaral. Isang gurong nagpapanday ng pag-asa at karanasan na magpapatibay sa hanay ng kaguruan sa hinaharap. Gawad Ginikanan, mula sa salitang Cebuana ng nangangahulugang magulat. Ang parangal na ito ay ginagawad sa lahat ng mga tagapayo ng bawat klase na nagbibigay gabay sa mga mag-aaral na tumatayo bilang ikalawang magulang. Ang gawad na ito ay kumikilala sa mga gurong nagbibigay halaga sa kabuuang pag-unlad ng mga mag-aaral nito. Gawad Luntikan. Ang parangal na ito ay iginagawad sa mga kaguruang nagpapakita at nakikiisa sa mga makakalikasang tumunin. Isang gurong makakalikasan na kinikilala ang karapatan ng bawat may buhay. Iginagawad dito sa mga kaguruan ng patuloy na ipinapaalala sa mga mag-aaral nito na pangalagaan ng kalikasan at makiisa sa likas-kayang pag-unlad. Gawad Sari, ginagawad ang parangal nito sa mga gurong kumikilala, nangangalaga at nakikisa sa mga patuloy na inclusive institution.
kinikilala na karangal nito ang mga gurong patuloy na nakikisa sa tatero ng kultura at identidad sa loob at labas ng inang pamantasan para sa malayang lipunan. Gawad Santiago, mula sa salitang kapampangan na nangangahulugang kagandahan o kaakit-akit. Ang gawad na ito ay inihahandog sa mga haguruan na nagpapakita ng kanilang kagandahan sa iba't ibang paraan. Ika nga, slay ang kanilang kasuotan, ang kanilang mga instructional materials at ang kanilang mga PowerPoint presentations kapag papasok sa klase. Gawad Adhika. Iginagawad ang parangal na ito sa mga gurong ipinapakita ang kanilang masinhing pakikiisa sa mga panawagan sa paglaban sa mga kabuktutan na nangyayari sa lipunan. Ang gawad na ito ay kumikilala sa mga huwarang guro na nagpagbubuklod ang mga mamamayan at mag-aaral upang mapataas ang antas ng kamalayan, pag-unlad at paglilingkod. Ang parangal na ito ay kinagawad sa gurong nagpakita ng kahusayan sa paggamit ng likhang sining bilang boses at simbolo ng ekspresyong mapagpalaya. Isang gurong may malalim na pagpapahalaga sa pagbibigay diin at kulay sa importansya ng sining sa edukasyon, bayan, kultura at personal na paglago. Pagpupugay para sa ating mga kaguruan. Itong mga gawad na ito ay iilan lamang sa mga kalidad ng isang guro na pinagpupugayan naming inyo mga estudyante. Tama ka dyan, Konsi Rapa. At ngayon, panoorin natin ang mga tanging mensahe ng mga sektor para sa ating mga kaguruan mula sa Scholars Association, Student Performers and Athletes Guild, at Student Assistant Union. Happy Teacher's Day to everyone that has keep nourishing and flourishing our students through art and languages. Thank you. Taus-pusong pasasalamat po para sa di matatawaan ang dedikasyon ninyo sa pagtuturo, malugod na pagpati po, at pagpupugay sa lahat ng mga guro. Para sa bayan, paglilingkod ay tunay, puro salamat. Mula sa PNU Student Assistance Union, Happy World Teacher's Day! From PNU Student Performers and Athletes Guild, Happy World Teachers Day to all teachers who inspire and educate us every day. Wishing all the dedicated and passionate teachers around the world a world fantastic Teachers Day. Your hard work and commitment makes a difference in countless lives. On this special day, let's express our gratitude to the amazing teachers who inspires our future. Sending warm wishes to all the extraordinary teachers who go above and beyond to make learning an exciting journey. Celebrating the remarkable teachers who ignite curiosity, foster creativity, and empower students to reach their full potential. Today, we honor the unsung heroes in the classroom, the teachers who guides us, inspires us, and make learning an incredible adventure for everyone. Thank you so much for your dedication and for always helping us to become the best versions of ourselves. Lagit lagi, lagit lagi, lagit lagi, para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat sa ating mga sektog na nagpadala ng mensahe. Maligayang araw ng kaguruan din sa inyo. Partner, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, tinatawagan namin ang konsehal at ingat yaman ng PNU-UNC Central Student Council sa galang-galang Patrick U. Camus. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Sa mga opisyales ng pamantasan, sa ating Pangulo ng Universidad, Dr. Bert J. Tuga, sa mga pangalawang pangulo, mga dekana at dekano, mga katuwang na dekana at dekano, mga profesor, mga kapwa kong mag-aaral, sa buong komunidad ng pamantasang normal ng Pilipinas, isang mapagpalaya at masayang araw po sa aming lahat. Sa ngalan ng Konsehong Pang-mag-aaral, kami po ay buwabati sa aming lahat
ng isang mapagpalaya at maligayang pandaigdigang araw ng mga guro. Sa araw na ito, higit nating pinagpupugayan ang mga guro sa buong bansa at mundo na siyang nagsisilbing ilaw at gabay ng mga mag-aaral sa kanilang pagtuklas sa mga bagong kaalaman. Lagi nating kinikilala at pinapahalagahan ang dedikasyon ng mga guro sa kanilang profesyon. At malaking bagay ito sa kanila, sa kanilang pagpapatuloy na pagpapanday at pagbabahagi ng kaalaman at karanasan para sa pag-unlad ng bawat isang kabataan. Ngayong araw din na ito ay pinarangalan natin ang mga profesor sa loob ng pamantasan na siyang nagpakita ng kahusayan sa iba't ibang kategorya na binuo ng konsehong pangmag-aaral. Tanda ito ng pagtanaw at buong pusong pagsasalamat sa kanilang dedikasyon sa propesyong kanilang piniling tahak. Kaalinsabay ng pagkilalang ito sa araw ng mga guro, kami sa konsehong pangmag-aaral ay patuloy na nakikiisa sa panawagan na itaas ang sahod ng mga guro at bigyan sila ng mga benepisyong nararapat na kanilang natatamo. Sa gitna ng lipunang mapagbago, nawa makita at maging malinaw sa mga taong nasa posisyon ang kahalagahan ng pagbibigay ng nararapat na mga serbisyo at benepisyo sa ating mga guro upang kasabay ng pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa buong bansa ay ang kalusugan, kahusayan at ang kapakanan ng mga guro ay masigurong laging naiingatan at naiisaalang-alang sa pagbuo ng mga batas, programa at panuntunan para sa sektor ng edukasyon. Patuloy nawa nating kilalanin ng ating mga guro, hindi lang sa buong buwan ng Setyembre o sa araw na ito, kundi sa bawat sandali. Dahil ang gurong transformatibo sa bawat sandali ng kanyang buhay ay patuloy na bumubuo ng mga estratehiya, nagbabahagi ng kaalaman at paraan ng pagtuturo upang masiguradong ang dekalidad na edukasyon ay makakamit ng bawat isang kabataan sa loob o labas man ng silid-aralan, sa gitna man ng lipunang mapagbago na ating ginagalawan. Muli, ang taus-pusong pagpupugay at pagbati po ng maligayang araw ng mga guro sa ating lahat. Mapagpalayang araw at mabuhay po tayong lahat. Tayo man ay magkakahiwa-hiwalay, subalit patuloy tayong susulong para sa kalagayan, kapakanan at karapatan ng ating kaguruan. Mula sa Konsehong Pangmag-aaral, maligayang araw ng kaguruan sa ating mga guro. Ako si Mary Gracie Magbanwa, ang konsehal ng Socio-Cultural Arts, Recreation and Sports Committee mula sa PNU-USC Central Student Council. Siyempre, ako si John Rafael P. Umali, ang konsehal ng Educational Development and Research Committee mula sa PNU-USC Central Student Council. At ito ang HAGAP, Gurong Transformatibo sa Mundong Mapagbago. Sabay-sabay nating awitin ang PNU Hymn.